Magandang gabi po sa inyong lahat. Muli po ito si Pastor Randy Balangkip. Patuloy pong nagaanyahe sa inyo na patuloy niyo po akong samahan sa pag-aaral natin sa gabi ito patungkol sa mga salita ng Diyos. It's a good study, no? Patungkol sa sinasabi po ng Biblia, no? Ang pag-uusapan po natin ngayon ay rated SPG, no? So, patnubay ng magulang ang kailangan, no? Kasi ang pag-uusapan natin ay medyo controversial po to, no? So, yung topic po natin is masama po ba ang sex according sa Bible? So, let's take a look in the Bible patungkol sa tinatawag sex, ano? Masama po ba ang sex according sa Bible? So, ito po yung ating katalakayan at pag-uusapan sa mga oras po na to, no? So, sex is a good creation of God. God created sex within the context of marriage. In Genesis chapter 1, verse 27 to 28, letter A, when God created everything, God said it was good, you know, it was good, you know, not simple or gross. In Genesis chapter 1, 31 to 225, Proverbs chapter 5, verse 18 to 19, ito po yung mga references natin, you know. Sabi ng Genesis chapter 1 verse 27 to 31, so God created human beings, making them to be like himself. He created them male and female, no? Blessed them and said, have many children so that your descendants will live all over the earth and bring it under their control. I am putting you in charge of the fish, the birds, and all the wild animals. I have provided all kinds of grain and all kinds of fruit for you to eat. But for all the wild animals and for all the birds, I have provided grass and leafy plants for food. And it was done. God looked at everything He had made. Tinignan ng Diyos ang lahat ng ginawa niya. He was very blessed. Natuwa po siya. No, nasiyahan po siya. Evening passed and morning came. That was the sixth day. So, yung lahat po ng nilikha po ng Diyos, ano, pagkatapos yung pong likhain, sabi rito, God looked at everything He had made and He was very, very pleased, ano, natuwa po siya, ano, siya po ay nasiyahan doon sa kanyang creation, doon sa kanyang ginawa. Meaning, kasama po doon yung tinatawag sexuality po natin, kasama po doon yung sex ay, kasama po doon sa tinatawag creation ay, na please po ang Panginoon, na please po ang Diyos, ano. He was very blessed, meaning ang Diyos po ay tuwang-tuwa po siya. Siya po ay nasisihan sa lahat ng ginawa po niya, meaning lahat po ng bagay ay talagang intended na mabuti at sa harapan po ng Diyos ay maganda, ano? So meaning ang sex po ay hindi po masama. That the problem of sex today is ang sex po ngayon ay nagkakaroon po ng tinatawag distorted, ano, na distort po dahil dun sa kasalanan, ano. Pero kung babalikan po natin dun sa Genesis, nung create ng Diyos si Adan at si Eva, ay talagang intended niya na kung saan ang sex ay i-enjoy po ng tao, kasama po yun dun sa tinatag creation po niya, ano. Pero unfortunately yung opportunity na to na i-enjoy yung tinatag sexuality is distort dahil doon sa tinatag disobedience ng tao, ano, ni Adan at ni Eva, ano. Kasi alam niyo ba ang isang purpose ng sex is hindi lang i-enjoy ng tao, pero at the same time kasama doon yung tinatawag naka-design na yun, na kung saan is kasama doon sa tinatag sa sex is yung tinatawag enjoyment and at the same time propagation po. Kasi sabi ng Panginoon, Genesis chapter 1 verse 20, God blessed them and said, have many children. So nandun po yung have many children. So only din doon sa tinatawag sa sex ay yung proseso pa rin is magkakaroon ng tinagpropagation na sabi niya, have many children so that your descendants will live all over the earth and bring it under their control. I am putting in charge of the fish, the birds, and all the wild animals. So dito makikita po natin na kung saan ang intended po ng Panginoon sa sexuality or sa sex po is napakaganda po, kasi hindi lamang para i-enjoy ng tao
At the, yung sex is at the same time is kuwarpo ay magiging daan ito ng pentapropagation kung saan ang tao po ay mag-multiply, ang tao po ay dadami po, ano, kasi yun yung paraan. Kahit nga po sa mga hayop, sa mga animals, it's ganun din po yung paraan po ng Diyos upang mag-propagate po, ano, dumami po is doon sa tinatawag pagtatalik, doon sa tinatawag sa sex. So makikita po natin yung mga animals, yung mga hayop po ay ganun po yung proseso, ano, na ginawa po ng Diyos. So yun po, ano. So meron pong tinatawag na tinatawag yung sex po outside doon sa tinatawag konteksto ng tinatawag marriage, outside of marriage, yung tinatawag konteksto ng tinatawag sexuality, yung tinatawag ng sex ay dapat nasa loob ng tinatawag in the context of marriage. Pero outside of marriage, ang tawag po rin is premarital sex, ano? And outside of marriage, sex is a sin, ano? Ang tawag po doon ay, kung hindi pa mag-asawa, ang tawag po doon pag nagtatalik na kung saan ay nagkakaroon ng tinatawag sex, the intercourse na hindi pa mag-asawa, ay ang tawag po doon ay fornication. Sex before marriage is fornication, or yung tinatawag fornication, ano, pag hindi pa nang tinatawag mag-asawa. Pero pag mag-asawa na po, yun yung pagkaibahan po. Pag hindi pa mag-asawa, ang tawag doon is fornication. Pag mag-asawa na po at nakikipagtali ka sa iba, nakikipag-sex ka sa ibang tawag naman doon is adultery, ano. So yun po yung tinatawag kaibahan po ng tinatawag fornication at ng tinatawag adultery. So pag ginagawa mo ang tinatawag sex o yung intercourse outside of marriage, ang tawag doon ay tinatawag fornication. Iba-iba po ang mukha ng tinatawag sexual sense, makikipagtalik. Tinatawag orgies and homosexuality. Kasama na doon yung tinatawag homosexuality. Yung mga homosexual na gumagawa ng makikipagtalik. Pero the problem is, siyempre, pag tinatawag homosexuality, ito yung tinatawag doon sa tinatawag babae sa babae, yung tinatawag lalaki sa lalaki. In this all our sense, ano, that God is going to judge, ano, according to Hebrews chapter 10 verse 4, 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11, Revelation chapter 21 verse 8. So yun po yung mga references natin, ano. So ang sex po is kinakailangan po na sa konteksto ng tinatawag parents, kasi yung pag-aasawa po is dapat meron tinatawag honorable, ano, meron tinatawag pag nag-asawa po, doon po napiplease ang Panginoon sa tinatawag konteks po ng pag-asawa. Kasi ang Diyos pang unang nag-establish ng tinatawag marriage in the Garden of Eden, doon sa Garden ng Eden, ano, na kung saan ikinasal po niya yung lalaki at babae, sa dalas si Eva. So ang kauna-unahan pong kasal na ginawa ng Diyos is doon sa Garden of Eden, ang Diyos pang nag-gumawa, ang Diyos po ang nagkasal po, no, sa tao, kauna-una ang kasalan na nangyari. And alam niyo po, doon sa tinatawag earthly ministry ng ating Panginoong Jesucristo, nung ang Panginoon po ay siya po ay naging tao, ano, at sumapit na po siya sa tinatawag edad po niya na 30 years old, panahon na upang magministeryo po siya. Bago po siya nagministeryo ay lumalo po siya, yung kauna-unahang inatinan po ng Panginoon, ano, ay yung tinatawag kasalan bago po siya mag-ministry ay yung kasalan po sa Kana, na kung saan ang Panginoon ay naggumawa po siya ng tinatawag miracle, ano, na yung naggumawa po siya ng alak, ano. So meaning ang Panginoon, ano, ay na napakahalaga sa kanya ng tinatawag sanctity ng tinatawag marriage, ano, kasi andun yung tinatawag blessing, ano, pag merong tinatawag marriage. Kaya sabi rito Hebrews 13 chapter 13 verse 4, marriage is to be honored by all, and husbands and wives must be faithful to each other. God will judge those who are fornicators, ano, hahatulan doon just yung tinatawag fornicators, meaning yung mga nakikipag-sex outside of marriage, ano, na kung saan ay gumagawa ka ng tinatawag nakikipag-intercourse ka o nakikipag-sex ka, ay wala ka pang asawa, ang tawag doon is fornication. Gumagawa nun is, ang tinatawag dito, fornicators, naghatulan doon ng Diyos yung mga gumagawa
those who are fornicators and those who commit adultery. When we say adultery, yung meron ka ng asawa pero nakikipag-intercourse ka o nakikipag-sex ka sa hindi mo asawa. Pumapasok ka sa tinatag illicit sex, ano, yung mga bawal na tinatawag relasyon. So, nagkakaroon ng tinatawag problema doon. 1 Thessalonians 4, verse 3 to 8, God wants you to be holy and completely free from sexual immorality. Ano, ito yung nais po nandun sa atin na tayo po ay magiging banal. And ang sabi nito, completely free. Na tayo po ay magiging malaya from sexual immorality. Ano, doon sa kasalanan na kung saan ay sexual. Na kung saan, sabi nito, each of you should know how to live with your wife in a holy and honorable way. So yun po yung intended ng Diyos na kung saan ay tayo po ay papasok doon sa konteksto ng pag-aasawa. Kasi dapat yung pag-aasawa din ay merong tinatawag, sabi din, each of you should know how to live. Dapat merong pamumuhay na kung saan ay in a holy and honorable way. Not with a lustful desire. Hindi yung merong pong tinatawag lustful desire like the heathen who do not know God. Kasi may binabanggit dito na kung saan ay yung ginagawa po ng mga pagsanabing heathen, ito yung mga tao na kung saan hindi kumikilala sa Diyos, ay ginagawa po nila yung mga bagay na to, ano, yung tinatawag lustful, yung sinasabi dito, lustful desire, ano. So ayaw po ng Diyos na kung saan ay doon sa tinatawag marriage po natin ay meron pong tinatawag lustful desires like the heathen do not know God, na ginagawa po ng mga tao na kung saan hindi kumikilala sa Diyos, ano. Sabi, 1 Thessalonians 4, verse 3 to 8, in this matter, the none of you should do wrong to other Christians or take advantage of them. We have told you this before and we strongly warn you that the Lord will punish. And dito na naman po, the Lord will punish those who do that. God did not call us to live in immorality. Hindi daw po tayo tinawag ng Diyos na mamuhay ng immoral, na mamuhay ng kung saan ay merong immorality but in holiness. Pero sabi rito, tinawag po tayo ng Diyos na magiging lumakad sa kabanalan. Then whoever rejects this teaching is not rejecting a human being but God who gives you His Holy Spirit. Ano, so ang sinumang daw magre-reject, tatanggin sa mga katuroan na to ay hindi tinatanggihan yung nagsasalita o yung nagtuturo nito kundi mismong ang Diyos ang tinanggihan niya na nagbibigay ng mga aral na ito sa pamamagitan ng Holy Spirit. I do believe yung mga aral na ito ay napakalagang pong pag-usapan, especially sa panahon natin ngayon na kung saan itong kasalanan na ito ng tinatawag immorality ay talagang grabe po at hindi sa panahon po natin ngayon. Ano, so, dapat ang church, ang simbahan po ay dapat po hindi po tayo dapat mangingimi na kung saan mangingiming ituro po yung mga bagay na ito. Ano, sabi ng Bible, sabi ng Panginoon, kung patuloy kayong susunod sa aking mga aral, tunay nga kayo'y mga alagad ko, makikilala ninyo ang katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa inyo. The word of God, the truth in the word of God, ito po yung magpapalaya po sa lahat ng anumang gapos, anumang tinatawag bandages, anumang bandages, anumang gapos na kung saan umaalipin po sa mga tao, especially sa kasalanang sexual, ano. So napakahalaga po ng ating pinag-uusapan sa umaga pong ito, ano. Meron pong tinatawag caution of sexual sin, ano. Meron po tinatawag caution of sexual sin. Ano po itong mga caution ng tinatawag sexual sin? Number one po, kung gumagawa pa tayo ng tinatawag sexual na kasalanan, is number one, we sin against God. Directly po yung kasalanan po natin sa harapan ng Panginoon against God if we do sa tinatawag sexual sin. The second thing is we develop a guilt of complex. We develop a guilt of complex. Ano? So kung gumagawa po tayo ng tinatawag sexual sin, nade-develop po yung tinatawag guilt po sa buhay po natin. Nagkakaroon po tayo ng tinatawag guilt. Kaya wala pa pong pumasok sa tinatawag illicit na relasyon, illicit po na yung kasalanan pong sexual na kung saan ay wala pong guilt, ano, na nabubuo sa kanilang buhay po. Ano? Kasi kasama po yung tinatawag guilt, ano, when we do sexual sin. So, not only we sin against God when we are doing sexual sin, but the second thing is we develop a guilt complex. Number three po is, na-ipig nung tinatawag sexual sin is, nagkakaroon po tayo ng tinatawag negative consequences arise in our life. Nagkakaroon po ng negative mga konsekwensa na dumarating po sa ating mga buhay. Our testimony is nowhere. Yung testimony po natin ay na
naaapektuhan, especially kung ikaw ay mananampalataya, kung tayo pa ay Kristiyano na gumagawa ng mga bagay na to. And lastly, yung tinatawag, it will lead us to eternal death. Magdadala po ito ng eternal death po sa buhay po natin. Not only spiritual death, ano, maybe, kasi pag gumagawa po tayo, nagkakaroon ng tinatawag spiritual death, na kung saan ay yung ating connection sa Diyos ay sa pamamagitan po ng kasalanan, sexual sin, ay naaapektuhan po. Yung nagkakaroon po ng tinatawag problema. Ano? Kaya kung minsan po yung tinatawag sexual sin po ay nagiging dahilan po ito kung bakit marami pong mga Kristiyano po sa panahon po natin ngayon na kung saan napapahiwalay po sila sa paglilingkod sa Panginoon, kasi nga out of the guilt na meron po sila doon sa tinatawag kasalanan na ginawa po nila sa tinatawag sexual sin. Ang problema po ng tinatawag sexual sin is pag hindi po tayo ready, ito po, I would say na itong mga bagay na to sa panahon po natin ngayon, meron pa akong kilala na kung saan ay talagang gumawa pa sila ng tinatawag premarital sex, gumawa pa sila ng tinatawag sexual sin, yung tinatawag fornication po. And the problem is dahil mga bata pa po sila, hindi pa po sila ready sa mga bagay na to, ano, ang nagiging problema po ay napakalaki pong mga kasalanan, kasi ang alam niyo po, ang ginawa po nila, ipina-abort po nila yung bata. Nagkaroon po ng tinatawag abortion. Hindi po yung pinakamatinding problema. What is abortion? Ito po yung pinakamalaking kasalanan na kung saan ay pwede pong mangyari, ano, meron po tayong ginawang tinatawag sexual na kasalanan, na kung saan ay pag hindi po tayo ready, pag hindi po tayo prepared sa mga bagay na ito, most likely nangyayari po ito dun sa mga tinatawag sa mga kabataan sa panahon po natin ngayon. Ano, so, alam niyo po, nakakalungkot pong isipin, according sa survey, na kung saan ay marami po sa panahon po natin ngayon, almost siguro mga 60% to 50% halos ng mga kabataan po ngayon ay nahuhulog po sa kasalanang sexual sa panahon po natin ngayon. And dahil po yun sa tinatawag influensya ng tinatawag technology po natin ngayon, through social media, ano, napakatindi po ng tinatawag sexual na kasalanan ngayon. Isang basis nga po ay napakatindi po talaga ng tinatawag kasalanan po ito, ano, ng itong tinatawag sexual sins na to, kasi alam niyo po yung accumulation nito ay through sa internet, ano, doon sa tinatawag. At one time po ay pumunta po ako sa isang sa internet cafe, ano, para mag do some research, ano. Pumunta po ako, and unfortunately nung pumasok po ako, kasi nandun po yung sa gilid, ano, nakakita po ako ng mga kabataan, mga estudyante po, na kung saan ay nanonood po ng tinatawag. Tawa po sila ng tawa, ano, kasi nanonood. At akala kong anong pinanonood, yun pala yung pinapanood po nila, yung porn. Ano? So, can you imagine, sila po ay humaling din sa pornographic na mga content, ano, doon sa tinatawag, sa social media, sa internet. Ano? And alam nyo, isang bagay yung ginawa ko po ay sinuway ko po sila. So, sila po ay tumahimik, at ang sabi ko sa kanila ay, mga estudyante pa naman kayo, no? Yung mga ginagawa niya hindi kaaya-aya, instead na mag-research kayo, instead na gumawa kayo ng mga bagay na makakatulong para mag-improve yung quality ng education ninyo, yung pag-aaral ninyo, ay gumagawa kayo ng mga bagay na hindi maganda. So, nandun po nato kung saan ay sinaway ko po sila, nireview ko po sila, kasi sa panahon po natin ngayon ay talagang matindi na po yung nangyayari. I would say na talagang grabe po yung epekto ng tinatawag kasalanang sexual. And yung mga biktima po nito is yung mga kabataan. Hindi ko ma-imagine, ano, meron pa akong nakilala, ano, sa tinatawag sa palengke, ano, sa Katarman, na kung saan ay, can you imagine, he was 17 years old. 17 years old po na kabataan. And siya po ay buntis. Ano. And alam niyo po, nakakalungkot pong isipin na kung saan ay sa ganung murang edad, ano, ay nagkakaroon po ng tinatawag hindi magandang resulta, lalong-lalo na po sa mga generation po natin ngayon, sa mga kabataan po ngayon, kasi sa panahon po natin ngayon ay talagang mapupusok na po yung mga kabataan, and nagli-lead po ito ng tinatawag sexual na kasalanan, at hindi lamang sexual na kasalanan, ito po ay nagli-lead din sa tinatawag na kung saan yung bunga ng kasalanan na ginawa nila ay dadagdagan pa nilang panibagong kasalanan. Tinatawag, humahantong salitang abortion. Yung talagang killing doon sa tinatawag. Alam niyo, nakakalungkot na kung saan ay
yung bunga doon sa kasalanan ginawa nila, na kung saan ay naapektuhan po yung tinatawag. Alam, pag nabuntis po ang isang babae, isang babae, eventually yung baby na nandun ay buhay po yun. Yung sabi ng Bible is, kasalanan po yung pagkitil ng buhay. Sabi ng sa Ten Commandments, huwag kayong papatay. Eventually, dahil doon sa pagtakas natin sa responsibilidad, pagtakas doon sa tinatawag kasalanan, na kung saan ay talagang ginawa at dahil hindi nga po ready, hindi nga po sila dahil doon sa udyok ng tinatawag kasalanan, udyok ng tinatawag magnanasa at ng laman, ano, yung fleshly desires, ay nagkakaroon po ng tinatawag epekto, problema. And yun nga po yung sinasabi ko, nagkakaroon po ng tetra proportion. Or maaaring sa umaga pong ito, kung ikaw ay nanonood sa video na to, ay gumawa ka ng kasalanan, tinatawag, nagpa-abort ka, gumawa ka ng abortion. Ito po yung napakatindi pong kasalanan na ginawa po natin. In karumal-dumal po yung kasalanan po na to, na kung saan ay tayo po ay, or maybe hindi ka naman nagpa-abort, pero ikaw ay nagiging kasangkapan para yung bagay na ito ay maisa katuparan. Halimbawa, ikaw ay nagiging daan para yung bagay na to ay kasama ka doon sa tinatawag, meron kong tinatawag contribution, ano, sa kasalanan po na to, ay kasama ka rin doon. Yung accumulation ng kasalanan na to ay kasama ka rin. Ano, so, napakatindi po ng tinatawag abortion. And hindi ko ma-imagine yung end results ng tinatawag abortion, ano, dahil doon sa kasalanan sexual na ginawa po natin ay talagang grabe po, ano, hindi ko ma-imagine yung buhay na kung saan ay talagang nasa alang-alang at nawala po dahil sa tinatawag kasalanan po, kasalanan ng sexual. So sa pagkakataon po na to ay nais kong ipakita sa inyo na kung saan ito po yung end result ng tinatawag kasalanan po na ginagawang sexual. Sabi ng Revelation chapter 21 verse 27, but nothing that is impure will enter the city, nor anyone who does shameful things or tell lies, only those whose names are written in the Lamb's book of the living will enter the city. Na gusto kong balikan po natin yung tinatawag resulta pa ng tinatawag yung causes of sexual sin is yung tinatawag it will lead you to eternal death. Kapatid, sa mga oras na to, sa mga nanonood ng tinatawag channel na to, ano, kung ginawa po natin yung kasalanan sexual na to, hindi ko alam kung anong kasalanan ginawa po natin. Ang believe ang Diyos naman po ay God is a God of second chances. Gaano makatindi yung ginawa nating kasalanan, ano? Sabi ng Isaiah chapter 1 verse 18, ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos sa Isaiah chapter 1 verse 18. Ang sabi po ng ni Isaiah, ano, sa Isaiah chapter Isaiah chapter 1 verse 8 po. Ito po yung sinasabi ng salita ng Diyos. Halika kayo at magliwanagan tayo, sabi ng Panginoon. Gaano man karami ang inyong kasalanan. So, gaano man karami ang inyong kasalanan. No, so, ang Diyos ay gaano man katindi yung ginawa po natin pagkakasala. Gumawa man po tayo ng tinatawag matinding kasalanan. Magiging bahagi po tayo ng tinatawag kasalanan, kung saan ay yung mga binanggit ko po ay sabi ng Panginoon, halika at pagliwanagan tayo, gaano man karami ang inyong kasalanan. Handa akong ipatawad ang lahat ng iyan. Kahit na kayo'y maruming sa kasalanan, kayo'y magiging busilak sa kaputian. Pero yung challenge pa ng Panginoon is, kung kayo'y susunod at tatalima, kung susundin po natin ang Diyos, kung tatalima po tayo sa Kanya, at pagsisisihan natin ng buong puso po yung ginawa natin kasalanan, naniniwala po ang Diyos ay Diyos ng pangalawang pagkakataon na kaya po niya tayong linisin, patawarin sa lahat ng nagawa po natin kasalanan. Ang Diyos po ay yung kanyang tinatawag kamatayan dun sa cross ng Kalbaryo ay yun po ang isang patunay na kung saan ay interesado po siya na kung saan anumang kalalagayan meron po tayo dahil sa kasalanan, dulot ng tinatawag sexual na kasalanan, ay nais po ng Diyos na tayo po ay palayain, nais po ng Diyos na tayo ay patawarin doon sa tinatawag sexual na kasalanan. Kung meron mang sexual na kasalanan na
nararanasan po tayo ngayon sa mga oras na ito. Nais po ng Diyos na tayo po ay palayain po. Nais po ng Diyos na putulin po yung tinatawag bandage po ng sexual na dulot ng sexual na kasalanan po sa buhay natin. So ano po ang gagawin natin? So ito po yung mga bagay na gagawin natin. Repent for all that you've done. Ano, pagsisihan po natin yung lahat ng ginawa po natin. Yung tinatawag mga bagay na ginawa po natin na sexual na kasalanan. And receive forgiveness. Tanggapin po natin yung tinatawag papatawad po ng Diyos. Be free and be healed. Ano, na kung saan ay piliin po natin na kung saan ay tayo po ay pagalingin ng Diyos ano sa tinatawag kasalanan po na meron po tayo. And let's walk in purity. Sabi ng Panginoon nung mahuli po yung isang mangangalunya ano, by the name of Mary Magdalene, dinala po yung babae na to si Mary Magdalene sa Panginoon kasi sa Old Testament po ay sa kanilang pong panahon ano ay pag gumawa ko po ng tinatawag kasalanan na talagang ganon ano, yung tinatawag pangangalunya ay ang kabayaran po nun ay babatuhin ka po hanggang sa mamatay. And dinala po ng mga tao si Mary Magdalene sa Panginoon. Sabi po nila, nahuli po namin yung babae ito na gumagawa po ng tinatawag immoral, gumagawa ng tinatawag ng mangangalunya yung babae na ito. And naayon sa kautusan ni Moses na babatuhin hanggang mamatay ano, yung kabayaran ng kasalanan na ginawa doon sa tinatawag sexual na kasalanan, yung tinatawag pangangalunya, adultery is babatuhin ka hanggang mamatay. Sabi nila sa Panginoon, babatuhin na po ba namin Panginoon, yung babae ito? Na so inaantay nila yung tinatawag signal ng Panginoon doon sa tinatawag judgment na igagawad nila doon sa babae, doon kay Maria Magdalena. Pero sabi ng Panginoon, sige, sabi ng Panginoon, maunang bumato ang walang kasalanan. And alam niyo po, ang nangyari po ay, sabi ng Biblia, ay isa-isa pong umalis yung lahat ng mga tao na nag-akusa doon sa babae. Sabi ng Panginoon sa kanya, no, wala bang humatol sa iyo? Sabi ng babae, wala po. Sabi ng Panginoon, hindi rin kikita hahatulan. Sabi ng Panginoon, go and sin no more. Ano? Sabi ng Panginoon, umalis ka at huwag ka nang magkasalang po. So ito po yung sinasabi ng Panginoon sa mga oras na to na kung saan ay kung meron pa man po tayong nagawang kasalanan, maaring ito po ay sexual na kasalanan at talagang grabe po yung tinatawag epekto ng buhay po natin. Maaring nasira po yung tinatawag testimony natin, maaring po nasira yung relasyon natin ng ating mga magulang or grabe po yung tinatawag devastation, yung epekto po nung kasalanan sexual na to. Pero nais po ng Diyos na bigyan po tayo ng pagkakataon na kung saan sa mga oras po na ito ipagsasihan po natin yung mga kasalanan na nagawa po natin. Ano, let's repent ano, doon sa tinatawag kasalanan na nagawa natin. Pagsasihan po natin. Itanggapin po natin yung pagpapatawad ng Diyos. Hayaan po natin na tayo po'y makalaya. Be free and be healed. Ano, hayaan po natin yung kagalingan ano, ay patuloy na dumaloy sa ating mga buhay sa mga oras na ito sa pamagitan ng pananampalataya and walk in purity. Lumakad po tayo ng tinatawag, meron pong tinatawag purity ano, na kung saan ay sabi ng Panginoon doon sa babae kay Mary Magdalene, go and sin no more. Huwag na po natin babalikan muli yung kasalanan ano, na kung saan ay ginawa po natin. And sabi rito, go into God ano, lumapit po tayo sa Diyos na kung saan ay meron pong tinatawag mapagpakumbabang puso at tunay na pagsisisi. Buksan po natin ang ating puso at tanggapin ang Panginoon sa ating buhay at yung kanyang pagpapatawad po. Sa mga oras po na to ay kung nais po nating makalaya ano, sa kasalanan ng sexual na to ay ako po ay mananalangin. At kung ikaw po ay sa mga oras na to gusto mong totally na makalaya po sa kasalanan po ito ay at nais mo ng tinatawag pangalawang pagkakataon na kung saan ay patawarin ka ng Panginoon. Ito po ay sumunod sa aking panalangin. Manalangin po tayo. Amang banal na makapangyarihan sa lahat sa mga oras po na to, ikaw ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Wala po akong maitatago sa iyo, Panginoon. Lord, yung kasalanan na nagawa ko, Panginoon, Lord, ay maaaring ito pong mga bagay na ito ay nagdulot ng Lord, na matinding devastation ng buhay ko.
epekto, Panginoon, sa pamilya ko, epekto, Panginoon, sa mga bagay, Panginoon, Lord, na kung saan ay nagawa ko, Panginoon, Lord. Maaring sa mga oras na ito ay may mga bagay na nagawa ka, mga bagay na ginawa mo, intentionally, o maaring naging daan ito upang ikaw ay magkaroon ng kasalanan, matindi, na humantong sa pagpapa-abort. Sa mga oras na ito, nais ng Diyos na pagsisihan mo yung kasalanan na ito. Nais ng Diyos na kung saan ay yung mga kasalanan na ito ay i-renounce po natin, at kung saan ay hilingin po natin sa Diyos ang kanyang pagpapatawad sa mga oras na ito. Patuloy po tayong manalangin. Amang banal, sa mga oras na ito ay pinagsisisihan ko po ng taos ng lahat mga nang nagawa kong kasalanan, Panginoon. Ako po ay marumisa sa iyong harapan dahil sa kasalanan ng sexual na ito, Panginoon, Lord, na pabalipin sa aking buhay. Nais ko pong makalaya, nais ko pong itong talikala ng kasalanan ng sexual na ito ay maputol sa aking buhay. At ngayon po sa mga oras na ito, pinagsisisihan ko po yung mga bagay na ito sa buhay ko. At Lord, hinihiling ko po na kung saan ay patuloy niyo pa akong linisin, Panginoon, Lord, sa mga oras na ito. Lord, hayaan mo po yung dugo mo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo, ang siyang maghugas, maglinis po sa buong pagkatao. At sa mga oras na ito, Panginoon, aking binubuksan ang aking puso at tinatanggap kita bilang Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Paghariin mo po ang aking buhay. Panatilihin mo pong malinis ang aking kaisipan, ang aking puso. At hayaan mo po, Panginoon, na patuloy akong makasunod sa iyong kalooban sa aking pagtalima at pagsunod sa iyo. Ito po ang aking samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Sa mga oras na ito, kung ikaw ay sumabay sa panalangin, sinabi ng Biblia na kung saan ay sa 1 John chapter 1 verse 9, ngunit kung ikukumpisal natin ang ating mga kasalanan, that if we confess our sins to God, He is faithful and just, siya po ay matuwid at matapat na tayo'y linisin sa lahat ng ating karumihan. So, naniniwala ako na nilinis na tayo ng Panginoon sa mga oras na ito. Anumang kasalanan na dulot ng tinatang sexual na kasalanan po natin ay sa pagkakataon po na ito, kung pinagsisihan po natin, lahat ng ito ay nilinis na po tayo ng Panginoon. And ang sabi ng Bible, kung tinanggap po natin siya sa ating puso, sabi ng John chapter 1 verse 12, ngunit ang lahat ng tumanggap at nanalig sa kanya, pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. So, sa umagang ito ay, sa mga oras po na ito ay congratulations po. Sinasabi po ng Biblia na nagiging anak po tayo ng Diyos dahil dun sa pinatawag pagtanggap natin. And of course, sa mga oras po na ito ay napabilang po tayo sa pamilya ng Diyos. And dahil po doon ay tatanggap po tayo ng mga ipinangako ng Diyos sa kanyang mga salita. So patuloy po tayong lumago sa pagkakakilala sa Panginoon. And patuloy po natin hanapin yung kalooban niya sa ating buhay. And sa lahat ng mga nanood po sa video na to, maraming salamat po, and hinihiling ko po na patuloy po kayong mag-subscribe, and patuloy po i-share itong video po na to, upang makatulong po sa mga lalo na po sa mga may kasalanan, sa mga tao po na kung saan ay naalipon po ng toxic po na kasalanan, malaking bahagi po itong video na to para sa kanila. And of course, maraming salamat sa patuloy niyong pag-subscribe, and hinihiling ko rin po na kung saan ay patuloy po kayong mag-update, pakipundi po ng tinatawag notification bell upang ma-update pa kayo sa mga susunod po ko na video i-upload ko po upang patuloy po nating maranasan ang pagkilos ng Panginoon, makita yung mga bagay na nais niyang ipagawa sa ating mga buhay sa pamamagitan ng kanyang mga salita. So, maraming salamat po. Hanggang sa muli po, ito po si Pastor Randy Balangkit na nagsasabi po, hanggang sa muli po, ang Panginoon po siyang magpaala po sa inyo. God bless po sa inyo.